Araw mga ka-YouTube. So ang topic po natin ngayon ay mga tips o dapat tandaan sa pag-check ng makina kapag bibili tayo ng second hand na sasakyan. Ano po? So mga tips na dapat tandaan kapag bibili tayo ng sasakyan, ano ang dapat nating gawin sa pag-check ng makina nito? So unang-una, sa pag-check ng sasakyan ng second hand na bibili natin. So, unang titingnan is yung mga langis na yung mga naglalaway na langis sa katawan ng makina. Titingnan mo doon siyempre sa engine block niya. Then titingnan mo sa ilalim doon sa kanyang oil pan kung ano siya, kung may mga oil leak. Kasi kapag mga may oil leak, so ibig sabihin may mga gasket siya na kailangang palitan. Ano po, pwede yung sa dun sa camshaft gasket or anumang gasket na diyan. Pwede yung sa oil pan gasket, pwede rin yun. So isa na yun sa dapat nating tandaan. Pero bali minor lang yun minor na problema lang naman yun. Ang sunod na titingnan natin naman is yung papandarin natin yung sasakyan. Ito ang mas mahalaga sa lahat. So pag pinandar yung sasakyan, dapat is buksan mo yung yung lagayan o takip ng lagayan ng oil. Then pag nag-andar na siya, pag igaganyan mo yung kamay mo, kapag may tumilamsik na dyan na marami na ang maraming oil, ibig sabihin blue bay na siya, malalaan ang blue bay niya. Lalo na kung makikita mo nandito sa lagayan ng oil ay may usok na, maraming usok na lumalabas. Kaya pwede namang tanggalin mo yung breather niya. Mag gas engine or diesel engine, kapag maraming usok ang lumalabas sa breather o kaya dito sa lagayan ng oil, ibig sabihin po yun ay blue bay na. So kailangan na yung i-overhaul, ibig sabihin yung kanyang piston ring, piston or liner ay may tama na siya. So pag yun is talagang minor operation nyo na overhaul, so around 30 to 50,000 yan, depende sa mga sira. Baka yung kanyang yung sigunyal may tama na, yung mga bearing may tama niya, maraming palitan. So mahirap yun. Ano po? So dapat yung pinaka titingnan natin, dapat walang usok at walang tumitilamsik na maraming oils dyan sa lagayan ng oil. Kasi blue bay na yun. So yun ang unang titingnan natin. O kaya pwede rin namang dito sa may dipstick niya, pag tinanggal mo yung dipstick, dapat wala kang makitang usok dyan. Kasi yun ay indication ng blue bay na. Ngailangan na ng overhauling. Okay, then sa pagdating naman sa tunog ng makina, kapag ang tunog ng makina is matinis pa, ibig sabihin, pulido pa yung tunog niya, okay yung makina. Ano po? So, ang nangailangan naman ng overhauling, kapag sa tunog naman ng makina, kapag narinig mo na may rad knock na siya, kasi yung may tumutog na tak 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 tak, kahit kunti lang nun, ibig sabihin, malapit na siyang lapit ng bumigay yung mga parts ng makina niya, kasi may rad knock na siya. Palitan na siya ng bearing, main bearing, tsaka yung lahat ng mga yung bearing sa loob. So ang kailangan ng overhaul din yun. Ano po? So then ang last nating titingnan din naman, ito ay minsan nakaligtaan ng mga bumibili ng second hand na sasakyan. Ano po? Okay, so hanapin mo po dapat yung engine number niya. So yung engine number niya dapat is sumugma doon sa papel ng sasakyan. Ano po? Kasi hindi natin alam history ng sasakyan, baka pinalitan siya ng engine tapos hindi naman na papalit yung engine number sa LTO. So malaking problema yon, ikaw ang magbabayad nun. So kailangan huwag kalimutang i-check bago po bumili ng second hand sasakyan. Tingnan po yung engine number, dapat tumutugma siya doon sa
CR ng sasakyan. Ano po? So ayan ang mga tips ko po na sa mga bagay na dapat tandaan o gawin bago sa pag-check ng makina bago po bilhin yung second hand na sasakyan na nais natin. Okay? So sana po may natutunan kayo sa aking video. And maraming salamat po sa panonood. And huwag pong kalimutang mag-subscribe. Salamat.